Mahigit sa 500 taon na ang nakakalipas noong Pebrero 1519, dumating ang mga Kastila sa isang maliit na isla na malapit sa baybayin ng Mexico. Ang pag-apak ng mga Espanyol sa lugar ay siyang hudyat ng pagbagsak sa makapangyarihang imperyo ng mga Nitibo sa lugar na mas kilala na La Conquista, at ang mga taong gumawa nito ay ang mga conquistador. Ito ang kwento ng conquistador na si Hernan Cortes at ang kanyang pananakop sa Aztec Empire ng Mexico. Isang kwento ng kabayanihan, kabrutalan at kasakiman. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Hernan Cortes ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya noong 1485 sa bayan ng Medellin sa kaharian ng Castile. Sa edad na 14, si Cortes ay nag-aral ng Latin sa Universidad ng Salamanca sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin. Pero matapos ang 2 taon, bumalik siya sa kanyang hometown sa Medellin. Ayon sa Kastilang historiador na si Gumara, sa edad na 16, si Cortes ay napakapilyo, brutal at mapagmataas. Noong 1504, sakay ng isang barko sa pamumuno ni Alonso Quintero, umalis si Cortes sa Espanya at naglayag papuntang Hispaniola sa New World para maging isang colonist doon. Narating nila ang Santo Domingo, ang kapital ng Hispaniola. Si Cortes ay nasa 18 anyos na sa mga panahong yun. Nagpa-register bilang citizen sa bagong kolonya ng mga Espanyol, kung saan siya ay entitled sa isang building plot at lupaing sasakahin. Pero sa kalaunan ay binigyan siya ng inkumyenda ng gobernador ng Hispaniola at itinalagang tagapag-notaryo sa bayan ng Azua de Compostela. At sa loob ng 5 taon, sumama si Cortes sa tagumpay na pananakop sa Cuba, kung saan binigyan ulit siya ng mga lupain at mga aliping Indians noong 1506. Sa edad na 26, itinalagang treasurer si Cortes. Ang kanyang responsibilidad ay masigurong matanggap ng hari ang kinto o ang 1/5 na kinita ng ekspedisyon, at dahil sa galing ni Cortes sa kanyang trabaho, napahanga nito ang gobernador na si Velázquez, na kung saan itinalaga siyang alkalde ng Santiago sa Cuba. Naging matagumpay ang kanyang buhay sa New World kumpara sa mahirap na buhay niya sa Espanya. Sa Cuba, meron siyang malawak na inkumyenda at pagmamay-ari ang maraming baka or cattle. Sa pagdaan ng panahon, naging hindi maganda ang relasyon ni Cortes at ng gobernador na si Velázquez. Nagsimula ito nang umabot ang balita sa Cuba na nagtagumpay si Juan Grijalda sa pagdaong nito sa Yucatan, na kung saan kumalat ang balita na napakaraming ginto at pilak sa bagong tuklas na lugar noong 1518. Inatasan si Cortes na ipadala sa lugar para tulungan ang unang ekspedisyon. Nakapag-recruit naman si Cortes ng 500 sundalo at 11 barko sa loob lamang ng 1 buwan. Pero nagselos si Velázquez, kaya kinansela niya ang pagpapadala kay Cortes at sa halip ay binigay ang misyon sa ibang Kastila. Pero tumuloy pa rin si Cortes sa kanyang ekspedisyon gamit ang kanyang sariling pera. Noong February 1519, narating ni Cortes ang lugar kasama ang 11 barko, 500 sundalo, 13 kabayo. Dumaong sila sa baybayin ng Yucatan Peninsula sa teritoryo ng mga Maya, kung saan natagpuan nila si Jeronimo de Aguilar, isang Franciscanong praile na nakasurvive sa pambibihag ng mga Maya. Pero bago ito nakatakas sa mga Maya, ay natutunan ng praile ang Chontal Maya language na siyang ginawang translator ni Cortes sa kanyang ekspedisyon.
Noong March 1519, formal na inangkin ni Cortes ang lugar sa ilalim ng kaharian ng Espanyol at dumiretso sa Tabasco kung saan nakipaglaban sila sa mga nitibo sa lugar at nagtagumpay. Nakakuha sila ng maraming mga dalagitang nitibo kung saan kinonvert niya mga ito sa Katolisismo. Isa sa mga babae ay si Malinche na siyang magiging mistress ni Cortes at ina ng kanyang anak na si Martin. Alam ni Malinche ang Nahuatl language at Chontal Maya language, kaya napaka-importante ni Malinche sa ekspedisyon ni Cortes kung saan magagamit niya ito sa pakikipag-usap sa mga Aztecs. Kasama si Malinche, palaging nagtatanong si Cortes tungkol sa ginto at lahat ng mga nitibo sa lugar ay nagsasabing merong maraming ginto sa interior kung saan ang lugar na ito ay tinatawag na Mexico. Naglayag naman si Cortes at dumaong sa maliit na isla na malapit sa baybayin ng lugar na Veracruz na ngayon sa Mexico. Sa lugar na to, unang nakaharap ni Cortes sa mga Aztecs noong March 30, 1519 nang magpadala ng embassy ang pinuno ng Mexico. Sa tulong ni Malinche, nag-usap si Cortes at ang mga Aztecs na mangha ang pinuno ng mga Kastila nang binigyan sila ng maraming regalo na ginto. Ayon sa isinulat ng mga Aztecs sa pag-uusap na ito na trinanslate ng Spanish historian na si Bernardino de Sahagún, nagtanong si Cortes kung marami pa ba silang ginto dahil ayon kay Cortes, siya at ang kaniyang mga kasamahan ay nagdurusa sa isang malubhang sakit sa puso na siyang magagamot lang ng ginto. Sinagot naman ito ng mga Aztecs na oo, marami pa kaming ginto. Natuwa naman kaagad si Cortes sa pahayag ng ambasador at nagpakitang gilas kaagad sa mga ito. Nag-utos na magpaputok sa kanilang mga kanyon at ilabas ang 13 kabayo. Manghang-mangha ang mga Aztecs sa kabayo dahil unang beses pa lang nilang makakita ng kabayo na mabilis tumakbo at nasasakyan pa ng tao. Higit sa lahat, ayon sa isinulat ni de Sahagún na merong mga stick daw ang mga Kastila na bumubuga ng apoy. Nagdesisyon si Cortes na puntahan ang kapital ng mga Aztecs sa interior para isakatuparan ang kanyang ambisyon na sakupin ito. Pero binalaan si Cortes ng mga nitibong nakatira malapit sa baybayin na ang mga Aztecs ay ang pinakabrutal na mga nilalang dahil ang hinihingi nitong tributo ay mga tao, puso ng tao na pinamumunuan ni Moctezuma. Ayon kay de Sahagún, si Moctezuma ay naniniwala sa propesiya nila na babalik ang kanilang Panginoon na si Quetzalcoatl na pinalayas sa Mexico. Ayon sa propesiya, nangako si Quetzalcoatl na babalik siya at kukunin ang kanyang trono, maglalayag mula sa silangan papuntang Mexico, kung saan makikita ng bawat tao ang kanyang maputing mukha at mahabang balbas dahil sa kanyang galit sa taong year 1 reed. Na timing naman sa taong iyon, dumating si Cortes sa lugar. Isang nakakamanghang coincidence na mas lalong nagbigay kaba sa emperor ng mga Aztecs na parang nagkakatotoo na ang kanilang propesiya. Nagsimulang maglakbay ang mga Kastila sa interior ng Mexico kasama ang ilang nitibo na galit sa mga Aztecs. Dumiretso sila sa bayan ng Cutifec, Hico, para mag-recruit pa ng mga nitibong galit sa mga Aztecs. Ipinaliwanag ni Malinche sa mga taga-Hico na kailangan nilang iwanan na ang paniniwalang pagsasakripisyo ng tao orang pag-aalay ng tao sa kanilang Panginoon. Dahil nag-iisa lang ang Panginoon at ito ay mapagmahal, hindi ito naguutos na pumatay ng tao para sa kanya na siyang ikinamangha ng mga nitibo sa lugar dahil kakaiba ang Panginoon ng mga Kastila sa kanilang pananaw at gusto rin nilang makawala sa kapangyarihan ng mga Aztecs.
Narating ng grupo ni Cortes ang Tlaxcala, isang independent na siyudad sa interior ng Mexico, nagalit sa mga Aztecs, pero inatake sila ng mga ito kung hindi dahil sa kanilang mga baril ay muntik nang matalo ang mga Kastila. Kaya nakipag-alyansa ang mga Tlaxcalan kay Cortes para mapabagsak ang Aztec Empire at nagbigay ito ng libo-libong sundalo kay Cortes na siyang magbibigay sa mga Kastila ng manpower para ipabagsak ang Aztec. Ang pag-anib ng mga Tlaxcala kay Cortes ay siyang magiging turning points na magbabago ng kasaysayan at kultura sa Amerika. Nagpatuloy sila sa pagmarcha sa interior kasama ang kanilang mga kaalyado papunta sa siyudad ng Cholula. Ang bayan na loyal sa mga Aztecs, in-evacuate naman ang mga Cholulans ng kanilang mga bata at mga kababaihan. Hindi pinapasok ang mga Tlaxcalan sa siyudad, kundi ang mga Kastila lang. Pero inatake ito ni Cortes, pinagbababaril nila ang mga pinuno sa siyudad, napatay nila ang 3,000 kalaban habang pumasok naman ang mga Tlaxcalan at niransak nito ang buong siyudad ng Cholula. Nagpatuloy ang mga Kastila sa paglalakbay papunta sa kapital ng mga Aztecs kasama ang kanilang mga kaalihado at nang marating nila ang tuktok ng Valley of Mexico, nakita nila ang siyudad sa gitna ng lawa na napakaganda. Ayon sa isang conquistador, hindi daw nila ma-describe ang lugar sa sobrang ganda na sa panaginip mo lang makikita. Ayon mismo kay Cortes sa kanyang isinulat na yun daw ang pinakamagandang siyudad na kanyang nakita sa buong mundo. Ang siyudad na ito ay ang kapital ng mga Aztecs, ang Tenochtitlan. Noong November 8, 1519, tinanggap ni Moctezuma si Cortes at pinapasok sa siyudad ng Tenochtitlan. Nirigaluhan ito ni Moctezuma ng maraming ginto dahil sa kasakiman ng mga Kastila sa ginto. Hinostage nila si Moctezuma sa kanyang palasyo na kung saan ang mga Kastila na ang namumuno sa siyudad sa pamamagitan ni Moctezuma. Pero biglang dumating sa baybayin ng Veracruz ang mahigit 1,000 sundalo ng mga Kastila na ipinadala ni Velasquez, ang gobernador ng Cuba, para arestuhin si Cortes sa kanyang illegal na ekspedisyon sa Mexico. Umalis naman kaagad si Cortes para harapin ang pwersa ni Velasquez at iniwan ang 200 Kastila sa Tenochtitlan para kontrolin si Moctezuma. Nang makaharap ni Cortes ang pwersa ng mga Kastila, na kumbinse niya itong sumama sa kaniya sa pananakop ng Mexico at pinangakuan niya ito ng maraming ginto at malalawak na inkumyenda sa Mexico pag nagtagumpay sila, na siyang tinanggap naman ng mga ito sa pamumuno ni Panfilo de Narvaez. Samantala sa Tenochtitlan naman, nagkaroon ng rebelyon kay Moctezuma. Inatake ng mga Aztecs ang palasyo ni Moctezuma dahil kontrolado na ito ng mga Kastila at pinatay nila ang kanilang emperador. Habang pinagbababaril naman ang mga Kastila, mga Aztecs, na trap ang mga Kastila sa palasyo ni Moctezuma. Bumalik naman kaagad si Cortes sa Tenochtitlan para sagipin ang kanyang mga sundalo at tumaka sila sa panahon ng Noche Triste, madaling araw ng June 30, 1520. Pero nakita sila ng mga Aztecs at nagkaroon ng labanan, maraming namatay na Kastila at iniwan lahat ng kanilang ginto para lang makatakas sila at dumiretso sa Tlaxcala. Bumalik si Cortes sa Tenochtitlan para kubkubin ito kasamang napakaraming sundalo na galing sa Cuba at mga kaalyado nila. Gumawa sila ng 13 maliliit na barko sa lugar para sa pang-aatake sa siyudad ng mga Aztecs. Sinarado ang causeway sa siyudad na nagkoconnect sa mainland para hindi makapasok ang mga pagkain. Noong May 1521, tuluyan ang inatake ni Cortes ang Tenochtitlan at natalo ang mga Aztecs
binago ni Cortes ang pangalan ng syudad at tinawag niya itong Mexico City, kung saan siya ang pinakaunang gobernador. Pinaghatian naman ng mga kongkistador ang lahat ng kayamanan sa syudad at pinagkalooban ng lahat ng mga Kastila ng malalawak na inkumyenda sa Mexico. Pati na si Cortes, kung saan hawak niya ang pinakamaraming inkumyenda sa lugar. Habang sinira naman ng mga Kastila ang mga templo sa Tenochtitlan at pinagpapalitan ito ng mga simbahan dahil sa pagsakop ni Cortes sa mga Aztecs na tigil ang ritual na pag-aalay ng tao sa Amerika, kasamang namatay nito ang kultura ng mga Aztecs. Si Cortes ay pinanganak na mahirap sa Espanya, nakipagsapalaran sa New World, brutal, sakin at determinadong maabot ng kanyang pangarap at naging pinakaunang conquistador na sumakop sa Aztec Empire sa Amerika. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abicef TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.